Kilalang vlogger, ganito pala tratuhin ng asawa at anak. Sa panahon ngayon, mabilis ang pagsikat ng mga vlogger dahil sa social media. Libo-libo ang sumusubaybay sa kanilang mga videos, kung saan ipinapakita nila ang kanilang buhay na tila perpekto at masaya, puno ng adventure at walang problema. Subalit, hindi lahat ng vlogger ay nagpapakita ng kanilang tunay na pagkatao sa harap ng kamera. May ilan na mas pinipiling itago ang kanilang mga masasalimuot na issue sa buhay upang mapanatili ang kanilang magandang imahe online. Kaya naman hindi na bago sa atin ang balitang may mga sikat na personalidad na nadadawid sa mga kontrobersiya dahil sa kanilang hindi magandang asal, lalo na sa kanilang personal na buhay. Isa sa mga ito ay ang kilalang Japanese vlogger na si Yoki Kobayashi, o mas kilala ng netizen bilang Nakastama. Sa kanyang mga videos, madalas niyang ibahagi ang masayang moments kasama ang kanyang pamilya. Pero sa likod ng kamera, isang nakaagulat na katotohanan ang natuklasan tungkol sa kung paano niya tinatrato ang kanyang asawa at anak. Ang inakalang masayang pamilya na ipinapakita ni Nakastama sa harap ng kamera ay isa palang ilusyon. Kamakailan lang bumulabog sa mundo ng social media ang balita tungkol sa pagkakaaresto kay Nakastama. Ito'y matapos siyang ipakulong mismo ng kanyang partner na si Jasmine Sopetran. Base sa payag ng mga otoridad na rumesponde, inaresto nila si Nakastama matapos itong reklamo ni Jasmine ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso. Ayon umano sa salaysay ni Jasmine, tinakot at pinagbantaan siyang patayin ni Nakastama gamit ang mga pril nito. Ipinakita rin ni Jasmine ang ilang larawan kung saan makikita ang mga pasa na nakuha niya mula sa pananakit ni Nakastama sa kanya. Maging ang anim na buwang gulang nilang anak ay hindi rin umano nakaligtas sa kalupitan ni Nakastama. Sa kanyang live, humingi naman ang paumanhin si Jasmine sa kanilang followers at sa mga customers na naabala sa gulo nilang mag-asawa. Inamin naman ni Jasmine na matagal na may problema sa kanilang relasyon. Ngunit pinili umano niyang manahimik dahil gusto niyang masaya lang ang lahat. Ani ni Jasmine, "I'm sorry na hindi ko na-spill out ang mga bagay na negative sa amin. Kung mga good side lang yung mga nakikita nyo, pinalalabas ko sa mga content ko. May mga bagay na hindi ko na ikwento sa inyo kasi ayoko mag-share ng negative. Gusto ko lang sana maayos, masaya lang, kaya hindi ko na inilalabas yung mga away namin." Subalit, nang umabot na raw sa puntong nagbantana si Yoki sa kanyang buhay, hindi na siya nagdalawang isip na magsumbong sa mga otoridad. Sa isinaguang operasyon ng mga pulis sa kanilang tahanan sa Paranaque, nakuha mula kay Yoki ang ilang hindi lisensyadong baril at mga bala. Agad siyang inaresto at nasalukuyang nakakulong at naharap sa mga kasong grave threat, paglabag sa RA 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act, at RA 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.